guys, my name is Brittany and welcome to my video. Today we are going to talk how much is the salary of being a caregiver here in Canada. So for this one, I want to tell you and remind you, this is only for Toronto or Ontario area. In Quebec, Vancouver, Alberta, they have a different rate. So, magkano nga ba ang rate dito? Actually, ang rate dito is 14 per hour. Pero, may mga employer na nagbibigay sila ng higher rate. So, depende talaga yan sa employer. Pero, yung minimum talaga is 14. So, let us say, kung mag-work ka ng 8 hours per day, so, magkaroon ka ng usually yung masasahod mo is nasa 2,000 or mga ganon, or some of the people they could receive 1,600 or 2,000. So yan yung magiging sahod mo. So sa sahod mo na ito, kakaltasan pa ito ng tax, ng CPP at saka ng EI. So ang CPP, ibig sabihin nito is the Canada pension plan. Ito yung ibig sabihin. Yung EI naman, ito naman ang employment insurance. Ang employment insurance, bakit yung mga tao dito nagbabayad? Because, for example, nabuntis ka, nagkasakit ka, nawalan ka ng trabaho, pwede ka mag-file ng EI at saka may pera kang makukuha sa government. For example, for 1 month, magsasahod ka ng 1,960. Nag-work ka niya ng 7 hours per day. So, yung ano mo, yung mag-gross mo na makukuha is 1,960. So, ang kakaltas na yan na CPP is 83.70. Sa EI mo naman is 32.54. And then, yung tax mo, ito yung mas pinakamalaki na kaltas, is 202.48. So, overall na yan, kapag i-total mo, is 318.72. So, kung nagsasahod ka ng 1,960, yung may iwan na lang sa iyo na sahod is 1,641.28. So, ang 1,641, kapag nasa peso siya, mga 64,000 siya. Pero, depende naman yan kung mataas yung exchange rate. Ang 64,000 is kapag yung exchange rate is nasa 39. So, pero minsan, nagiging 38 point something, or mababa pa, or mas, minsan, mas tumataas siya. So, it's depend naman sa exchange rate. Tapos yung sahod mo na ito, hindi lang naman talaga na ganyan lang eh. Sometimes magkaka-overtime ka din kasi kailangan ka ng employer mo. So, madagdagan din yung income mo. At kapag PR ka na, tumataas din yung sahod. At kapag kung PR ka na, you could do different kind of jobs. Tapos pwede ka din magdalawa ng trabaho. Or tatlo, it's up to you kung ilang jobs ang gusto mo. Kaya yung income mo magiging mas malaki. At kung nandito ka din sa Canada, much better din kasi pwede mo madala yung family mo. I hope I give you an enlightenment about sa salary dito sa Canada. At kung mayroon kayong questions, please comment below. At please share, subscribe, and like na rin sa channel kong ito. Thank you guys! Ciao!